Guys, good morning to everyone. So, gaya nakikita nyo guys, gagawa tayo ng tinapay. So, dito guys, kailangan lang natin ng 4 glass of flour. At ito yung mga ingredients niya. Sugar. Salt. Yes. At oil. Mayroon na tayo ditong camera. Camera guys, ready ko na siya. Isang kutsarang camera at saka nilagyan ko ng half spoon of sugar. Tapos nilagyan ko siya ng tubig. Hindi naman masyado marami, hanggang dito lang. Kasi aalsa yan siya. So, yun na nga, umalsa siya, kaya nilipat ko siya dito sa mas malaki. So, we have also fresh milk, warm milk. So, uumpisa na natin kung paano ito gagawin, guys. Una-una, lalagay tayo ng sugar. I-mix na natin. Salt. Mag-a-add din tayo ng, yes, para lumambot yung ating tinapay. Malambot siya. So, ito guys. Maglalagay rin tayo dito ng one-fourth of oil. Dito ilalagay natin ang ating camera. I-add na natin yung ating fresh milk. So dito guys, kailangan natin gumamit ng gloves dahil hindi siya kaya ng kutsara. Imasa lang natin siya hanggang sa siya ay maging okay. Mag-add tayo ng konting harina.
At pagkatapos nito guys, gagawa tayo ng lalagay natin na palaman. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Gusto nyo ng chicken, tuna, or vegetable, or di kaya cheese. Nasa sa inyo na yun kung anong gusto nyo. Pero ito sa akin gagawin kong mix. Gagawa ko ng chicken, tuna, tsaka cheese. Gagawa rin tayo dito ng pizza. So we add a little bit of flour ulit. So tatanggalin natin ito at dito natin mamasahin sa so, ito siya ngayon, guys. Okay na siya. Lalagyan natin ulit dito at tatakpan at i-rest muna natin siya ng mga 1 hour. Takpan natin siya ng plastic. O di kaya ay clean towel. Babalikan natin siya after 1 hour at para simulan ng ating bread. So guys, we are back. At ayun yung ating minasang harina kanina. Almost ready na para mamasahin sa para masahin gawing tinapay ulit. So ngayon guys ay meron tayo ditong ingredients na ilalagay, ingredients, anong tawag dyan, palaman ilalagay natin sa ating gagawing tinapay. Meron tayong cheese, meron tayong tuna, meron tayong chicken. So meron tayo ditong meatball. Ilalagay natin ito sa ating gagawing pizza mamaya. So guys, gumawa na rin tayo ng sauce ng pizza. Ito siya ready na rin. At uumpisahan na natin ang paggawa ng ating tinapay.
Ang una natin gagawin, guys, ay cheese. Lalagay mo natin ito sa tabi. At ready naman yung lalagyan ng ating tinapay. So, ito siya, guys. Ang tawag dito ay kurason. Kailangan natin lagyan ng konting harina para hindi siya magtikil. So, nagkamay lang ako, guys. Malinis naman itong mga kamay ko. Hindi naman kasi pwedeng gamitan ng gloves ito kasi matikil. So, we have to use our hands. Pero, kailangan natin magugas mabuti. So, ayan, guys. So, ito yung forma niya, guys. Ulit-ulit lang natin gawin hanggang sa maubos yung cheese natin. Kailangan nyo siyang lagyan ng konting harina. Huwag naman masyado. Kasi dumidikit.
So, ayan na guys. Natapos na natin siyang gawin. So, ilalagay muna natin dito sa isang tabi. Hayaan muna natin siya ng 15 minutes. And after that, ilalagay na natin siya sa oven. Guys, ito na yung pangalawang masa natin na tinapay. Ang laman nito guys ay chicken. So, gagawa tayo dito. Tapos na natin siya. Ilalagay naman natin dito. Ang sunod naman natin gagawin ngayon guys ay ang tuna. Madali lang siyang gawin guys. Napaka-simple guys. At the last.
Ito guys, gagawa tayo ng pizza. So guys, itong baso ang gagamitin natin. So ito guys. Lagyan natin siya ng sauce. So, ayan guys, tapos na natin. Ito yung ating tuna. Tuna ito. Saka ito yung ating pizza. So, ilalagay na natin sila sa oven. Ouch, wait.
Lalagyan mo natin siya ng itlog. Guys, at tayo ay tapos na sa ating ginawang tinapay. Ito na siya ngayon. Ito yung tuna, guys. Ito yung cheese at ito yung chicken at ating pizza. Ito na lang nilagay nating cheese kasi wala tayong cheddar cheese para sa pizza. So yan, guys, thank you for watching. Sana ma-enjoy kayo at don't forget to subscribe my channel and click the tiny bell para updated kayo sa aking iba pang mga video ang gagawin. Thank you.